So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana yun sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, bumang palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga pro-China na mga vloggers, mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay mga UBM at sa Marcos Summer Session. Sa katakala, mga kababayan, ang kalang mga paninira ay magiging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero ibibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kabilbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat, mga kababayan, and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before na magsal, mga kababayan, well, siyempre, alam na ho nating lahat ng kung saan. I-check muna natin dito kung sino ba yung mga kapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila pa itong tinatawag po ng mga keyboard wars, mga kababayan. At nandito sa listahan, anong una po? Si Ma'am Shane Sibal, versiyang 73 na mga comments. Nandiyan po si Rebel Ferrer Official, versiyang 69 na mga comments. Eduardo Cartera, versiyang 57 na mga comments. Iyengi Mentiza, versiyang 37 na mga comments. And Lori Mamawag, versiyang 36 lahat na mga comments. So mga kababayan ko, ano, palakpakan naman natin ang ating mga keyboard warriors o ang ating pong top 5 commenters. Kasi nga, hindi po ganun ka-easy, mga kababayan. Ang marami kang anong binitaan po ng mga comments, di ba, grabe po yung effort po ang ginagawa nila. So, palakpakan naman natin. And again, tigasamos po sa ating mga keyboard warriors o ang ating pong mga pumasok po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamat rin po natin ang ating pong mga silent viewers dito sa ating channel. Thank you so much. And also, mga kababayan ko, pasalamatan rin po natin at saka acknowledge natin ang mga membro po or ang ating channel members na sila po si Edmond Casillejo, Barbara Butler, Lia Ann, nandiyan rin po si Jose Benjonepiquez, Gold Digger, Eva Ponsalan, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rasa Teruel, and Bia Bibar. And also, i-welcome rin po natin ang mga membro po ng Samahang BBM para sa pagbabago worldwide movement. Kasama rin po natin ang mga membro po ng CCF or Christ Commission Fellowship. Nandiyan rin po mga membro ng Catholic Biblical Christian Church. Nandiyan rin po ang mga membro ng Seventh-day Adventist. Nandiyan rin po mga membro ng ano ng Baptist at saka siyempre yung mga INC o Iglesia ni Cristo. Kasama rin po natin sila si Mama Recas Hernandez, Blessy Caronan, Melly Gineso, Maria Milasiplon, Jelen Quiason, and Ma'am Linda Lim na nandiyan sa City of Ilagan, Isabela. Okay, so mga kababayan, kumusta ang lahat? How are you today? Or how is your sleep? Kanina umaga, kagabi, mga kababayan, okay ba ating sleep ngayon? Or energy ba tayo? Kasi nga, better energy po si Sir Ivan. Bakit? Because I am happy. I am happy na very devastated po ngayon yung mga anti-Marcos, mga kababayan. Lalong-lalo na sila po si Hitad. Very devastated, talagang nasaktan dito at saka depressed na depressed, mga kababayan. Kasi nga, dun po sa kalang plano na gusto lang pagpa-resignin po or mapa-impeach ito pong si PBM. Di ba napakalat po ng ano ng dokumento, ang dokumento po, ito daw ay dokumento from PDEA, pero yun po ay isang piki, mga kababayan. Nalaman natin yan, na yan po ay piki kasi nga, inimbisigahan natin kahapon at meron po dito mga informations po na klarong-klaro, yun po ay butas na, at saka masasabi natin, yun po talaga ay piki, mga kababayan. Pero talagang nalungkot sila dito kasi nga, ang kanilang trip abay, dinibang kaagad po ng taga-PDEA, mga kababayan. Pinutol kaagad ng PDEA ang kanilang trip. Kaya nga ngayon, yung PDEA, mga kababayan, kinuyog nila. Well, alam ho natin, kapag hindi kasi papaboro sa kanila, mga kababayan, marami silang sasabihin dito na hindi maganda doon po sa ahensya na kung saan tinigil po ang kanilang trip, mga kababayan. Kasi nga alam naman po natin, kung pabasihan po natin po yung mga vlog po ng ibang mga anti-Marcos, sila si Hitad, sila si Joey, sila po yun, sila si Banatbay, kasi nga ang plano nila,
Yung pabalabas po ng picking dokumento po ng PIDEA, yun kasi ang isa po sa kanilang alas makabayan, ang alas nila. Kasi nga, tungkol dito sa usapin po ng Polboron video, well, gas-gas na kasi makabayan, gas-gas na gas-gas talaga. Kahit na magpapalabas sila dito ng Polboronic video daw, well, walang kwentan ho yan. Kasi alam ho natin na yung video po na ilalabas nila, yan po ay edited o yun po talaga ay walang kwenta makabayan. EI lang ho yan. So kahit ilalabas nila yan, walang kwenta talaga. Pero ang kanilang alas, yun po ang dokumento po galing sa PIDEA. Pero it's a good thing na yan po ay dinibag po ng PIDEA makabayan. Pero alam niyo po, kahit hindi na po dito naglabas po ng statement ang PIDEA, well, alam na ho natin talaga na yun po ay piki. Ang nakatawa ito makabayan, kasi nga itong si Hitad, di ba sinabi niya kasi doon sa kanyang vlog na anyways, ayoko lang pong ipakita dito kasi wala namang kwenta eh. Ang ganun, bakit nga sila nasaktan? Kasi nga si Hitad, napahiya siya makabayan doon po sa kanyang mga viewers. Kasi ang kanyang mga viewers, sinabihan niya yung before pa po doon, inilabas niya yung dalawang picking dokumento. Sinabihan niya kasi ang kanyang mga followers na maghanda na daw sila makabayan. Maghanda na daw sila dito kasi mag-celebrate sila. Pinapahanda na po dito ni Hitan po ang kanyang followers na mga pagkain, lechon or ano bang mga kakainin nila para sa kanilang celebration, online celebration daw. Pero anong nangyari? Napurnada makabayan. Napahiya itong si Hitan. Sabi pa nga niya na tingnan nyo, kanina nga pala makabayan, ang kanyang vlog. Sabi niya, tingnan nyo, talagang sinusurprise na tayo dito na meron tayong original dito na dokumento, ating ebidensya, pero tingnan nyo yung ginawa daw ng PIDEA dito, ang ehensya, binusala na daw ni FLE sa makabayan, yung PIDEA. At saka sabi pa dito ng ibang vlogger na bakit daw dinibang kaagad po ng PIDEA, even though na hindi daw yun inibisigahan ng makabayan, automatic daw, kasi daw ang PIDEA makabayan under daw ng President Office. So kaya daw, sabi nila, nagpasipsip daw yung taga-PIDEA, para siguro naghanga dito na ma-promote or promotion, baka naghanga daw ng promotion, at saka dito klarong-klaro daw na hawak po ni PBM yung gobyerno at wala daw silang laban makabayan. Alam nyo, ang ginawa po ng taga-PIDEA dito ay tama lang po. Bakit naman dito ikokonsente po yung mga fake news na mga balita makabayan? At saka sinabi na po yan noon ng taga-PIDEA na wala po sa narco list si PBM. Wala po sa system, wala po sa listahan po ng PIDEA si PBM. Na yan po sinabi po noon ni FPRD makabayan na during daw sa kanyang mayor time pa niya na nakita doon niya yung ebidensya na si PBM nasa narco list makabayan. Pero hindi na tinatanong, nandun ba sa Duterte list si PBM? Diba makabayan? Kasi sabi niya, narco list lang daw eh. Pero nandun ba sa Duterte's list itong si PBM? Walang nagtanong niyan makabayan, diba? So ang ibig sabihin, yun lang po ay gawa-gawa lang po ni FPRD. At lalong-lalo na, yan rin po ay gawa-gawa po ni Hitan makabayan. Napahiya sila lahat. So anyways, meron na po tayong sasagutin mamaya kasi nga may nakita ako na isa pong reporter na ngayon po ay isang vlogger makabayan. Itong vlogger na to, nandyan po, nagtrabaho sa ABS-7 yata siya. I'm not sure kung until now, nandyan pa pa rin po siya sa ABS-7 makabayan. Pero nakita ko tong reporter na to, at saka nagla-live siya, nagba-vlog siya, nung kasagsagan po ng prayer rally doon po sa Cebu City makabayan, yung rally nila na hakbang ng mga maisog, nandun po yung vlogger na to / reporter makabayan. So alam na alam ko dito, nasa po dito ay maka Duterte makabayan. Pero mamaya, sasagutin natin sila kasi meron sa ditong sinabi na kung saan para sa akin ito po ay delikado at hindi po talaga maganda to kasi nga yung PIDEA inakusahan niya makabayan at pwede sa ditong makasuhan po ng PIDEA. Kung ano yan, ipapakita natin yan mamaya. And also, pag-usapan din po natin, ito kasi pong, ito kasing si Rogando Sasot makabayan, ang proxy po ng China / vlogger ng China, nagpalabas kasi ng fake news. Well, alam po natin na ito po mga gunggong na to, mahilig talaga po magpalabas po ng fake news para po sisiraan ang ating first couple makabayan. Yan kasi ang kalang goal at yan po ang kalang mission kasi nga sila ay bayad makabayan. Pero talagang dinibang ho yan na isang kilala po na reporter makabayan. And also, pag-usapan din po natin, kasi nga si Trillanes kanina lang makabayan, before po ako nag-vlog, meron siyang ginawa dito na video na kung saan umami na po itong si Trillanes.
Tungkol po ito doon po sa mga akusasyon po ng Duterte time, mga kaabayan, sa Duterte administration. Di ba inakusahan po si Trillanes na nakipag-usap o merong deal, merong ano ang tawag dito, mga kaabayan, na basta back-channel deal yata yun, agreement, doon po sa taga-China, mga kaabayan. Kasi nga itong si Trillanes noon, lagi daw itong napumunta doon sa China na hindi po ipinaalam sa gobyerno, mga kaabayan. So ngayon, ang pinag-usapan nila doon sa back-channel agreements, ilalahad na niya lahat, mga kaabayan. Yes, sasabihin niya dito, kasi nga siguro napuno na itong si Trillanes at saka nakita na po dito ng taong bayan kung saan dito ang may mali, mga kaabayan. Si ang Duterte administration ba? Si Eperari ba? O ito bang si Trillanes? Para mabalance natin dito, kung sino ba dito yung nagsabi po ng totoo, mga kaabayan, may ipapakita ko sa inyo mamaya na isang video. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start, mga kabayan, well, siyempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin, mga kaabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you, mga kaabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Supporters. And of course, thank you so much sa ating returning viewers, sa ating mga supporters ng Sir Ivan, mga suki na sing channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok na sing channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At saka siyempre, mga kaabayan, welcome rin po natin ating mga kababayan pong mga viewers, mga pinklawan at saka yung mga dilawan. Welcome po dito sa ating channel and thank you so much po sa mga viewers, sa mga solid viewers at saka sa ating mga bago po na mga subscribers. Thank you na tinangkilik ninyo ang ating channel dito at saka sinuportahan nyo po ang laban ni Sir Ivan. Ulitin ko lang po dito araw-araw na ang laban po ng ating channel, ang laban po ni Sir Ivan, laban nyo po nating lahat, mga kaabayan, laban po ng taong bayan. Okay? At saka don't forget, please ilike po natin ating video, mga kaabayan. At doon rin po sa mga viewers natin na hindi pa nakapagsubscribe sa ating bagong channel, ang Bagong Henerasyon TV, please do subscribe, mga kaabayan. Okay? Baka in the future, doon rin po tayo mag-upload po ng ating mga balita. Okay? So again, una po sa ating pag-usapan, mga kaabayan, well, dito muna tayo po sa good news, of course. Kasi nga kapag hindi natin ibabalita dito yung mga good news ng ating gobyerno, mga kaabayan, kasi nga doon po sa mainstream media, well, binaliwala kasi, mga kaabayan. Di ba? Alam mo natin yan. Mostly po sa mga good news po na balita doon sa mga mainstream media, binaliwalaan ho niya, mga kaabayan. Pero dito po sa ating channel, ipapakita natin yan para alam po nating lahat ang mga ginagawa po ngayon ni PBBM, ang mga achievements po ng ating gobyerno, at saka yung upcoming po ng mga plano po ng ating gobyerno, mga kaabayan. So for more details, let's watch this. Bumuo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Interagency Committee for Right-of-Way Activities para sa National Railway Projects. Layo nito na pag-aralan at yaking magiging maayos ang proseso sa land acquisition habang ipinatutupad ang mga proyekto na may kaugnayan sa railway system. Kabilang sa tungkulin ng komite, ang bumuo ng railway policies and program at yakin ang income restoration, livelihood at resettlement ng mga maapektuhan sa right-of-way activities. Ang naturang komite ay pamumuluan ng Department of Transportation habang co-chair naman ang Department of Human Settlement and Urban Development. Kung nito sa ilalim ng Right-of-Way Act, pinapayagan ang pamahalaan na mag-acquire ng real property para sa itatayong proyekto basta dadaan ito sa donasyon, negotiated sale o expropriation at iba pang legal na paraan ng acquisition. Ilan sa proyekto ng pamahalaan ang North-South Commuter Railway System, Metro Manila Subway Project, Mindanao Railway Project at iba pa. Samantala, naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang abot sa 212.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, dumating sa Pilipinas ang kargamento noong March 21 mula New Jersey sa Estados Unidos na sumailalim sa X-ray scanning
at canine sniffing. Nakalagay ang mga hinihinalang shabu sa 29 na pakete ng mga vacuum sealed na mga transparent plastic. Idiniklara bilang router ang nilalaman ng mga nasabing kontrabando. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, paitingin pa nila mga security measures sa mga border sa bansa sa pamamagitan ng patuloy na koordinasyon nito sa PDEA at mga partner agencies upang hindi makapasok ang mga illegal na droga sa bansa. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Turnover ng libreng pabahay para sa tribong Mandaya sa Banay-Banay, Davao Oriental. Isinagawa ang detalye sa report ni Julius Pacot ng PTV Davao. Isinagawa ang pag-turnover sa libreng pabahay sa pamamagitan ng Housing Assistance Program for Indigenous People o HAPIP para sa pamilyang tribong Mandaya sa Banay-Banay, Davao Oriental noong March 27, 2024. Ang pabahay ay para sa tribong Mandaya na isa lamang sa mga proyekto ng nasabing ahensya sa ilalim ng HAPIP na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso. 51 na pamilya ang nakatanggap ng libreng pabahay na ibinigay ng National Housing Authority o NHA 11. Layunin nito ang pagtulong sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng Build Better More Housing Program. Samantala, ang lokal na pamahalaan ng Banay-Banay ang sasagot sa land development, kuryente at tubig. Lubos ang nagpapasalamat ang mga benepisyaryo na meron na silang maganda, disente at libreng bahay. Sa unang pagkakataon, nagpaso $100 billion ang halaga ng exports ng Pilipinas nitong 2023. Batay sa report ng DTI mula sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ng 4.8% ang Philippine exports noong nakaraang taon kumpara noong 2022. Ito ang paglago umano nito ay dahil sa magandang performance ng information technology at business process management sector. Gayun din ang pagbangon muli ng turismo ng bansa. Bukod dito, napalakas pa umano ng Pilipinas ang posisyon nito pagdating sa global healthcare information management sector. Para mapaunlad pa ang export sector ng bansa, paiigtingin ng DTI ang pagtugon sa mga isyu na nakaaapekto sa export competitiveness ng bansa tulad ng usapin sa VAT, gayon din sa green lane ng Philippine exports. Pagtitiyak ng DTI o ni DTI Secretary Alfredo Pascual, makaaasa bawat exporter sa pagbubukas sa mas marami pang oportunidad. O ganyan ba yung bangag na administration, mga kahabayan? Wala bang nagawa si PBM? Di ba lang sinasabi na walang kwenta daw yung admin ni PBM? Kasi nga puro lang kuno papugi, mga kahabayan, puro lang lagoy-lagoy, walang daw nagawa sa Pilipinas. Hindi daw napaasenso yung Pilipinas, mga kahabayan. Well, ang pag-asenso, hindi naman kasi yan magic, mga kahabayan. Hindi naman kasi on the spot yan. Kapag maupo na kagad ang bagong presidente, si PBM, tinatrabaho yan, mga kahabayan. Kasi yung mga problema po from the previous administration, inaayos rin po niyan ng current administration, makahabayan. So yung pag-unlan po ng Pilipinas, by level kasi yan, tsaka unti-unti yung makahabayan. Pero at least dito, naramdaman na ho natin na meron talagang pagbabago, makahabayan. Malaki po ang pagbabago. Yan po ay taliwas po sa mga sinasabi po ng mga anti-Marcos na laging lang sinisiraan dito si PBM para po babagsak ang ating gobyerno, para po babagsak po ang bansang Pilipinas. Pero hindi lang kaya pong pabagsakin, mga kahabayan. Okay? Lalong-lalo na, nandito po tayo ng mga defenders po ng ating gobyerno. Yung sumusuporta po lagi, yung nagsusuporta ngayon sa current administration, lalong-lalo na kay PBM. Kapag magkaisa po tayong lahat, mga kahabayan, hindi po kayang pabagsakin po ang gobyerno po ni PBM. At dapat nating protektahan po si PBM. And also, mga kahabayan, ipapakita ko rin po sa inyo yung balita. Diba kahapon, ibinalita natin dito na meron na pong bagong PNP chief ang ating kapulisan. Na siya po si General Police, makahabayan, ating PNP chief na si Romel Francisco Marbel. So ang kanyang family ni makahabayan, Marbel. Diba alam ho natin yung mga Marbel, parang Marvel superheroes, makahabayan. May nakita nga ako na isang memes doon po sa Facebook na kung saan ginawa lang na superhero po si Marvel, makahabayan. Kasi ang kanyang apelido, Marbel. Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo. Diba kahapon sabi ko na sana kapag ako lang po yung masusunod dito, saka ako yung pong magbigay dito ng assignment, mandato po doon kay PNP Chief Marvel, makahabayan,
tungkol ito, ano, gusto ko na ano na tutukan niya dito yung ginawa po na war on drugs ni Basti, makabayan. Pero at least nakita natin dito sa kanyang balita, mamaya pakita ko lang po na may plano siya dito sa war on drugs, makabayan. Kasi nga siguro narinig niya tayo. Joke lang. Baka narinig si Sir Iba, makabayan. At para po maintindihan natin, let's watch this. Hindi raw magdedeklara ng drug war ang bagong hepe ng Philippine National Police. Sa halip, mas tututukan daw niya ang pagsugpo sa mga krimen sa bansa. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Sa isang command conference, sinimula ni Police General Romel Francisco Marbil ang kanyang unang buong araw bilang PMP Chief. Ito rin ang unang beses na pinangunahan niya ang pagpupulong kasama mga regional director at iba pang mataas na opisyal ng PMP. Dito ay nilatag ni Marbil ang direksyong tatahakin ng pambansang pulisya sa ilalim ng kanyang liderato. Matapos ang command conference, hinarap niya ang media sa unang pagkakataon bilang PMP Chief. Ayon kay Marbil, wala siyang babaguhin sa mga umiiral ng pulisya ng PMP. Nakatuon din daw siya sa problema ng bansa sa droga, pero hindi siya magdedeklara ng drug war. I don't want to say na may drug war. You know, it kuno sa parang gera na naman kami. There's no need for us to declare drug war. Ito na po yung gusto namin sa society. Gate pa ni Marbil, dapat palaging sundin ang rule of law at ang tamang police procedures. Kaya ipatitigil niya ang tila paligsahan ng mga pulis sa dami ng mahuhuling sangkot sa illegal drugs. Hindi yung paramihan kasi napipilitan ka eh. Once pinili mo yung tao, sige, magparamihan tayo ng huli. Pero you don't solve the problem, di ba? Ilang ba talagang umiikot na drugs sa area mo? Then, yun tayo mag-focus. Kung hindi mo kaya ma-solve yan in 80 or 80% and practically, may problema. Bukod dyan, walang balak si Marbil na magpatupad ng balasahan sa PNP. Mas gusto rin niyang pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas sa kanilang kakayahan para sugpuin ang kriminalidad. Kabilang sa mga nakikita niyang paraan ay ang pag-invest sa mga modernong kagamitan gaya ng Artificial Intelligence o AI. With the AI na meron kang CCTV, no, pagka sinabi mo red na kotse, eto na lahat ng dumaan na red, kaya niya nang i-single out. Tapos you go for a detail. Ito po yung plate number, ito po yung markings. So mas madali mong hanapin. Very expensive yung AI, but this is very useful at the long end. Sa kabila niyan, iginiit ng bagong PMP chief na walang artificial intelligence ang makakapantay sa pagpapatrolya ng mga pulis. Kaya ang mahigpit niyang babala sa mga kabaro. No cellphone during duties. We need patrols. Pagka nahuli ka namin ng cellphone, there will be no forgiveness. Meron naman daw mga radyo ang mga pulis, kaya hindi kailangan ng cellphone sa duty nila. Importante raw na nakafocus sa trabaho para mas maramdaman ng taong bayan ang serbisyo ng mga pulis. Okay, so at least nakita natin dito yung plan niya, makabayan, na kung saan mag-acquire sila dito, gagamit na sila ito ng AI para po makita kaagad yung mga kriminal, makabayan, na pinaghahanap po ng ating batas. So dito po, dahil gumagamit sila ng AI, sana po na mag-acquire na po sila dito. Kasi nga, at dito, isahin na po natin, makakabayan, mag-acquire sa ito ng AI, alam po natin, malaking budget o yan. Sana i-include na po dito yung facial recognition na ano, makakabayan, na feature na kung saan makontrol dito lahat ang mga CCTV po all over the world, all over Philippines, makakabayan. Para kung sakaling, meron silang hahanapin dito na isang meron ng kaso, meron ng warrant of arrest, or pinaghanap po natin kapulisan, very easy lang po hanapin, makabayan, kasi meron pong facial recognition po na feature ang ating kapulisan. Di ba, maganda ho yan? Pero I think may nakita na po na tayo na balita, makabayan. I'm siguro kung na-implement na ba nila, nag-umpisa na ba sila, pero sana meron po sila itong update na ibibigay sa atin para kitang-kita natin na ma-update mo tayo na ginamit na po nila yung feature po na facial recognition, makabayan. Okay? So at least dito, nakilala na po natin si PNP Chief Marbil, makabayan. So anyways, for na po tayo, ito na po yung good news, makabayan. Ito po yung hakbang ni PBM na ginawa nila para po mas mapalakas pa po dito yung maritime security natin dyan sa West Philippine Sea, sa ating karagatan, makabayan. Merong plano po ating mamabatas na gumawa, na gagawa dito or gumawa na po ng batas. Ito po yung pinangalanan na Maritime Zone Act, makabayan. Ang ibig sabihin, mayroon na pong batas na gagawin dito ang ating gobyerno at malapit na pong pipirmahan po ni BBM para po ito sa para po dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea, makabayan. At para maintindihan natin, let's watch this.
Panahon na raw para magkaroon ng batas ng Pilipinas na magbibigay linaw sa ating maritime zone sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero pinapalagan niya ng China at ginigit nila na magpapalala lang ito ng sitwasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mas agresibo ngayon sa dagat ang China. Binomba ng tubig ang resupply boat ng Pilipinas. Delikado ang pagmamaniobra na nagdudulot ng banggaan at dumami rin ang Chinese ships na bumubuntot sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay Presidential Assistant for Maritime Concerns Retired General Andres Centino, napansin nilang kung dati tatlong Chinese vessels ang nagsashadow sa tuwing may resupply mission, ngayon mas marami na raw at may kasama pang Navy. Mas malawak na rin ang kanilang ginagwardyahan bago makapasok sa Ayungin Shoal. In the more recent resupplies that we did, there were already close to 10 vessels deployed. That's only in the periphery. Outside of the specific area, there were more ships deployed. Sa isang forum sa UP Diliman kung saan nagsama-sama ang mga government official at mga eksperto tungkol sa maritime security, binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagpasa ng Panukalang Maritime Zones Act. Sa ilalim kasi nito, magiging mas malinaw ang maritime boundaries at palalakasin nito ang karapatan ng bansa sa mga maritime zone. Alinsunod yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Pasado na sa Senado at Kamara ang Maritime Zones Bill. Ayon mismo kay Presidential Assistant for Maritime Concerns Andres Centino, inaasahang lalagdaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos at maisa sa batas na bago ang kanyang ikatlong State of the Nation address sa Hulyo. Ang pagsasabatas ng Maritime Zones Act, mariing tinututulan ng China. Palalalain lang daw kasi nito ang tensyon. Pero nanindigan si UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director Jay Batumbakal. Pagpapakita ito na kaya nating ipatupad ang UNCLOS at arbitral ruling. Now this actually proves that we can do it. Now we can implement the South China Sea arbitration on our own. Now naturally China is objecting to it. But then the fact that they're objecting to this domestic legislation, no, in a way is already getting close to attempting foreign intervention. No? They're trying to intervene in our political and legislative affairs in this sense. Samantala, ang isiniwalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque na gentleman's agreement daw ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na nagbabawal sa Pilipinas na magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre, tinabla ng dati ring presidential spokesperson ni Digong na si Attorney Salvador Panelo. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China tungkol sa mga usapan ng pangako. Inililihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. O di ba naglaglagan mga kabayan si Panelo at saka itong si Harry Roque? Kasi nga siguro lang ha, baka ito po'y pinudutan po ni FPRD itong si Panelo mga kabayan. Sa baka sinabihan siya na ano na i-correct tong sinabi po ni Roque. Kasi nga ulitin ko lang po dito, talagang kinuyog ngayon ng mga DBS, ng mga vlogger, ito pong si Roque Makabayan. Siya po ang sinisisi dito kasi nga siya po ay nadulas Makabayan. So ito po'y pinilit po itong ayusin at nabagasakali po itong si Panelo Makabayan na maayos pa. Pero touch move na po, nasabi na ho yan ni Roque na meron pong gentleman's agreement dyan po sa West Philippine Sea Makabayan. Or gentleman's agreement nga pala between po ni Digong at saka ni Xi Jinping Makabayan. Okay, so before na mag-jump po sa ating next topic, doon na po tayo sa mga paninira po ng mga anti-Marcos Makabayan. Isa na more natin. Nandiyan po si Josephine Valente. Hi to Kito J. K.
Quito J. Cervantes TV. Nandiyan po si Maria Cristina F. Manimbao, Jobe Montero. Hi to Maria Sara. Nandiyan po si Noel Narcida, Romana Manuel, Mariam Guzman. Nandiyan po si Lolita Feliciano. Hi to Pampong. Nandiyan po si Oscar Dasilio, Julian Sabalieha from Abu Dhabi. Hi to Fimia Florentin, Zenny Hattori. Nandiyan po si Rodolfo Rabor of Tansa Cavite. Hi to Jimson, Regine, Jeriel, and Jim ng Cute Cebu City. Hi to Bellachu and Rose Guevara. Okay, so dito tayo po, unahin natin po itong si Rogando Sasot, makakabayan, si Lady Girl. Kasi nga nagpalabas na dito ng fake news. Anong fake news niya, Sir Ivan? Sabi niya kasi last week makakabayan, si di ba si Manasanta po. Sabi niya last Friday daw. Ang sabi niya dito, or ang post niya makakabayan, para hindi ito makamali. Sabi niya, "Welcome back po sa first family from having a vacation outside of the country. Nahiya pa ipaalam sa mga tao." Yan ang sabi niya, makakabayan. Well, siyempre sinakyan kagad po ng kanyang mga followers, ng mga tanga talaga, kasi nga nag-assume sila dito na last week, makakabayan, that is a Friday, na CPBM daw ang first family, ang kanyang pamilya, nagpunta daw na bakasyon po sa ibang lugar, makakabayan. So ngayon, ito pong si Katon Ying, kasi nga nakita niya po yung post po ni Rogando, makakabayan. Sinagot ni Katon Ying. At buti na lang nalaman natin dito ang totoo, makakabayan, kasi nga mismo po si Katon Ying kinuntak niya si F. Elisa. Sa pamarditas, let's watch this. Napaka-importante po talaga na ang ating pong sinusuportahan o ating pong iniidolo o ating pong influencer ay nagbibigay sa atin ng wasto o tamang impormasyon. Halimbawa po, ngayon po ay lumalaganap ang mga kwentuhan. Ang first family daw po, nagbakasyon daw po sa ibang bansa. Naglakwatsa, ang buong pamilyang nagbakasyon at hindi raw sa atin ipinaalam. Umalis nga ba sila? 3:29, Biyernes Santo. Meron po akong mine-message. Ang message ko po, mga kababayan, walang iba kundi si First Lady Lisa Araneta Marcos. Alam niyo po kung ba't ko siya minemessage, mga kababayan? Isang taong ko na po siyang hinihikayat na aking ma-interview. Sumagot, hindi lang basta reply, nagpadala ng video. Umalis nga ba nagbakasyon nga ba na hindi ipinaalam sa atin ang first family, gaya po nung napapanood po ninyo, nababasa po ninyo sa social media. Anyway, I know you're in Tokyo with your family. Have a nice time. Enjoy. Buti pa kayo. Alam mo dyan, ito kinitigit. Panay sand dunes. At but it's nice. Bong and I are relaxing. And look what I'm doing. I'm painting. Ta-dang. See? That's my painting. Dun-dun-dun. Di pa tapos, but it'll get there. Tinanong ko po siya, hindi po sila nag-abroad nito pong si Mana Santa. And she was right there sa Paway, Ilocos Norte, habang ako po naman ay nasa Tokyo, Japan, kasama ko po ang aking mag-iina. Pinakita po natin na hindi po pala totoo yung kumakalat na balita. Eh gano'n po ka-importante yon, mga kababayan? Maliit nga, pero bakit gano'n ka-importante? Kasi kapag tayo po ay naniwala sa mga peking balita at isinyer pa natin yon, dun lang sa maliit na bagay na yon, ha? Maliit, sa pag-abroad lang. Eh ano pa ang kaya nating ipakalat? Lalo na kung may kinalaman na po sa national security. Kung yung maliit na bagay kayang-kaya nilang ganituhin, palakihin para galitin ang taong bayan, eh di lalong ang daling galitin ang taong bayan na hindi nag-iisip dun po sa mga mas delikadong bagay. Oh, di ba? Ganun po sila kasi nungaling, makakabayan. Ganun po kasi yung mga bayaran. Mahilig sila manira dito. Gusto lang po lang sisiraan po ang first family, si PBM, ang kanyang pamilya, si Felisa. Kasi nga, galit na galit sila, makakabayan. Kasi nga, napahiya sila doon po sa ipinalabas na pasabog daw ni Hitad yung peking dokumento ng PDM, makakabayan. Kaya sila palabas ito ngayon ng mga ka-fake newsan. Kasi nga sila po yung napahiya, makakabayan. Pero hindi naman sila dito nagwagi, hindi sila dito mag-prosper, makakabayan. Kasi nga marami pong mga vlogger, mga pro-BBM na mga vlogger, pro-admin na lagi pong nagbabantay sa kanila, makakabayan. Dapat natin silang sasagutin po ang kalang fake news. Kasi nga, ulitin ko lang po dito, kapag hayaan natin po ang kalang mga fake news po, marami pa silang mauuto, makakabayan. So dapat lang sila nating sasagutin po. Ididebunk natin 'yan. Okay? So for tayo po dito po sa issue na po ni Hitad, kasi nga 'di ba, ulitin ko lang po dito na si Hitad napahiya kasi siya po'y dinibang po ng taga PDEA, makakabayan.
Okay, so dito po sa post ni ano ni Jason sa Makabayan, abay si Jason sa sumakay po doon at saka tinira niya yung PIDEA Makabayan. Isa po dito si Jason sa natumira po dito sa PIDEA. Ang sabi niya na okay, ganoon lang debunks operational documents, tapos ganoon lang kasiraan ng gobyerno, ng presidente, ng mga kilalang tao, ng at ng bansa ang ginawa ni Maharlika, tapos ganoon lang daw babala sa lang publiko na huwag magpapaniwala sa artificial information generated documents. Pero alam ko po ang kanyang sinabi ng Makabayan, kasi nga inuudyo kanya dito ito pong PIDEA. I think gusto po ni Jason sa dito na mag-file po ng kaso doon po kay Hitad Makabayan. Sakto ba pag nandito kay Sir Ivan? 'Di ba kasi sabi niya ni? Sabi niya kasi na ganoon lang, wala lang gagawin, 'di ba? I think inuudyo kan dito ni Jason sa na magkakaso po ang PIDEA doon po kay Hitad Makabayan. Sir Ivan, ano ba ang pwedeng maikaso dito kay Hitad? Meron po falsification of documents, Makabayan. Kasi nga inedit nila yung document po na galing po ng PIDEA. Yan po kasi ay format, Makabayan, ng PIDEA. Yes, totoo yan, format ho yan. Pero ang nakalagay doon na informations, yun po ay hindi tama at yun po ay fake news, Makabayan. At syempre, marami itong nakikita doon kung bakit natin po nabutasan itong si Hitad Makabayan. Kasi nga doon pa lang, 'di ba, una kong sinabi yung sa may taas sa Makabayan, sa header, 'di ba, sabi ko parang may pagka whitish po ang purma doon. So ibig sabihin doon, baka meron pong dinagdag po na text at saka merong tinanggal ng Makabayan, kaya nga nagiging whitish tingnan. Yung una pong sinirkulan ko. And sa next po, walang control number. Yan po ang pinaka number one reason kung bakit yan po ay fake news, Makabayan. Wala pong control number. Kasi nga meron pong system, ginagamit po ang PIDEA, serialize po lahat ang kanilang mga request, mga kabayan, o yung mga dokumento. Serialize ho yan. May mga serial ho lan. Like for example, dito sa kaso na to, meron silang plano po na imbisigahan. Like for example, serial 1, serial 2, serial 3. So kapag walang serial, Makabayan, yan po ay kulurom. Yan po ay fake news. At hindi po yan pwedeng insert basta-basta doon po sa kanilang system, Makabayan, kasi makita kagad yan, magka-duplication, Makabayan. Kahit lalagyan nila ng ibang control number, magkakaroon yan ng duplication. So after that, iimbisigan kagad yan ng PIDEA, Makabayan, kung bakit naging dalawa po yung number doon po sa kanilang system. So yan, ganun po ka-high-tech ang PIDEA, ang system nila, Makabayan. Hindi po basta-basta po ma-altered ho yan. So kapag gawa-gawa na po yan, malilintikan talaga dito yung sino po itong napalabas po ng fake news at ginagamit po ang kanilang dokument, Makabayan. Okay, so forward tayo. Asana po doon sa Ilyas, alam mo natin yung Ilyas, Makabayan, kasi nga merong nilagay doon na no Ilyas, pero nakita natin doon na merong bongbong at saka bongit. Yung bongbong, Ilyas, Makabayan. Pati na po yung bongit, Ilyas rin po yan. So meron ng butas talaga doon at lalong-lalo na. Yun ang spelling ng sasakyan na brand, Makabayan, yung Isuzu. 'Di ba? Isuzu, wrong spelling rin po, Makabayan. Kasi nga yung Isuzu, Isuzu yata 'yan. Isuzu. Pero wrong spelling kasi doon, Makabayan. So doon po nakita natin na siguro yun po ay typo error galing po sa kung sino man nag-edit doon, sino pa nag-edit doon sa ano, sa kampo po ni Hitad, wrong na talaga, Makabayan. Kasi yan po yung pilit inaawasan ng taga-PIDEA na magka-wrong spelling. So which means wrong spelling, wrong. Bawal ho yan, Makabayan. At lalong-lalo na ito na po nakita natin. Ang date kasi na meron silang date, Makabayan, na March 11, 2012. Yan po ay nadiskubrihan nating lahat na ang March 11, 2012, that is Sunday, Makabayan. Opisina ang PIDEA, ang gobyerno natin kapag Sunday, Makabayan. So sabi nila, 'di ba, covered po yung kanilang request dito, ang kanilang pre-operation report. Sabi na from March 11, 2022 to March 12, 2022. Pero alam mo natin kung ano po yung March 12, Makabayan. That is Monday. Ang Monday, napaka-busy po ng Pilipinas dahil yan po ang time na ano, yun po yung trials, impeachment po doon kay Justice Carpio, Makabayan. Justice Corona, kay Justice Corona, Makabayan. So napaka-busy po. At doon po sa Senado, nakita po natin si PBM nandun, Makabayan. So doon pa lang po nagsinungaling na ho sila. At saka alam niyo po sa issue dito, kung merong mang
ebidensya yung taga-Pidilla po na lango, siguro lango po si BBM sa Polboron at saka nandun po siya sa listahan. Do you think palalampasin ho yan ni Noy Noy? Kitang-kita ho natin po doon sa panahon po sa, ano, sa impeachment po ni Justice Corona, si Noy Noy po doon ang gigil na gigil na gusto talaga nito i-impeach po si Justice Corona, makabayan. Pero na-impeach naman po siya. Pero alam niyo po, kapag meron pong ganyan, kasi nga si PBM, tatlo sila doon na pabor po na, ano, na i-acquit. Ito pong si Corona, makabayan, tatlo sila. Nandun po si Joker Arroyo, si ano po dito, si Miriam Defensor, at saka si PBM. Sila po itong pumabor na i-acquit po si Corona, makabayan. At kapag yan po'y, ano, kapag yan po'y mababalitaan ni Noy Noy, makabayan, na pabor dito or hindi po pumabor sa kanya si PBM, do you think hindi lagyan dito ng butas si PBM, makabayan? Sasabihin ito, abay, nasa listahan ka pala dito ng PDEA. Di, patay doon si, ano, si PBM, makabayan. Do you think palalampasin ho yun ni Noy Noy? Diba? So doon palang maraming butas talaga. Ito pong ginawa po ni Hitad na pagpalabas po ng piki na dokumento, makabayan. Okay? So forward tayo. Ang may nagtanong sa iyo, saka diba kumalat ngayon, makabayan? Saka kahapon, hindi ko lang ito napakita eh. Kasi ang tanging mainstream media na kinaber po or pinick up po yung post ni Maharlika, makabayan, only ang Daily Tribune. Ang Daily Tribune, makabayan, sila po dito yung mainstream media na nag-pumick up doon sa piki na pinalabas po ni Hitler, makabayan. So kahapon rin po, kinuyog po ng taong bayan ito pong Daily Tribune. Kinuyog, makabayan. So nung kinuyog na po itong Daily Tribune, kasi nga bakit naman sinakyan dito at saka hindi dito binerify po yung ito pong inilabas po na dokumento ni Hitad doon po sa PDEA, makabayan. Napahiya po itong Daily Tribune. So ang ginawa nila, tinanggal kagad nila ang kanilang post, makabayan. At saka proud na proud pa si Hitad kasi nga gintag niya sa kanyang Facebook account, makabayan. Sabi niya, thank you daw Daily Tribune. Pero ngayon nakita natin, wala na po yung post, makabayan. Ngayon, forward tayo. Alam niyo ba na meron ako ditong gustong kukorte na gunggong neto na taga PCO, makabayan. Kilala ba natin si Cesar Chavez? You know, I think siya po yun, yung nung una, siya po yung undersecretary ng transportation, makabayan. At saka inappoint siya ni PBM. Pero nung nag-resign po itong si Attorney Trixie, kasi nga sabi niya nag-resign siya for the health reasons, inappoint po after, I think after 2 days ba or after 3 days, inappoint po itong si Cesar Chavez bilang undersecretary or no, bilang isang presidential assistant for strategic communications. Ngayon tinanong ko po, meron kasi tayong kaibigan po nandiyan sa PCO, na tinanong ko kung ano ba yung posisyon, ang role po ni Cesar Chavez dyan po sa PCO. So sabi po ng aking kaibigan, makakabayan, nandyan po sa PCO, siya pala dito ang senior undersecretary ng PCO, makakabayan. Ngayon, may post po itong si Cesar Chavez. Kung titingnan ho natin nung una, makakabayan, may post kasi siya na ito po yung open apology ng Daily Tribune. Kasi nga, di ba, napahiya yun ang Daily Tribune, makabayan. At saka, yung taong bayan, lalong-lalo na, yung mga pro-admin po ng mga vlogger, hiningaan dito na dapat mag-public apology po itong Daily Tribune. So, ginawa, makabayan. Ngayon, may narinig ako, sabi nila, ang Daily Tribune daw, na humingi daw na nagkaroon daw dito ng public apology, pinost na, makabayan. So kaya pinuntahan ko po yung Daily Tribune, hindi ko talaga makita eh. Wala akong nakita doon na public apology po galing po sa Daily Tribune. Pero ang nag-post pala, makabayan, I found out, ang nag-post pala ng public apology po ng Daily Tribune, ito palang si Cesar Chavez. Siya nag-post, makabayan. So nung una, nag-assume ako na ano ba yung role dito or ano ba yung relasyon dito ng Daily Tribune at saka ni Cesar Chavez kung bakit siya dito ang nag-public apology, makabayan. So babasahin na po natin para meron itong idea sa hindi pa po dun nakaalam ng balita ito, makabayan. Sabi ito ni Cesar Chavez, open apology for the unvalidated PDEA document. Daily Tribune expresses its apologies for sharing unvalidated information that erroneously linked President Ferdinand R. Marcos Jr. to a drug enforcement document. It deeply regrets the posted art card on Facebook and recognizes the harm and confusion of the responsible social media material. It understands the importance of upholding the truth and integrity, especially when it comes to matters concerning public figures. In taking full responsibility,
Daily Tribune's online team learns from this experience and will be more diligent and discerning in the future when it comes to sharing informations by verifying sources and ensuring the accuracy of the information before dissemination. Okay? So, meron siyang inilabas po na public apology. Pero nagtanong ako, bakit siya dito ang humingi po ng public apology, samantalang ang nagkasala dito, mga kaabayan, yun po ang Daily Tribune. So nagtanong-tanong ko, mga kaabayan, doon po sa agen sa PCO, kasi nga hindi ito maganda na siya po dito'y appointed, eh siya po inappoint ito ni PUWM, at saka nandyan po siya sa PCO, mga kaabayan. Ano ba ang relasyon niya dito sa Daily Tribune, mga kaabayan? Yan po ang malaking tanong ngayon ng taong bayan. Well, buti na lang, tinanong po natin ating kaibigan po dyan sa PCO, mga kaabayan. Sabi niya na gin-share lang pala ito pong public apology po ng Daily Tribune doon po sa account po ni Cesar Chavez, mga kaabayan. Gets ba natin? Pero bakit wala tayo nakita po na public apology ng Daily Tribune, mga kaabayan? Ngayon, dito po ako medyo gumawa ng aking tenga. Bakit? Hindi pala pinost po ng Daily Tribune publicly ang kanilang open apology, mga kaabayan. Bagkos ito po'y gin-email doon po kay Cesar Chavez. So si Cesar Chavez na ngayon ang nag-post, mga kaabayan, mismo sa kanyang account. Yan po ay katangahan. Bakit? Kasi hindi nga pala pinost ito na ng Daily Tribune. Si Cesar Chavez na po ngayon ang nag-post, mga kaabayan. So ang napagkamalan dito na tinakpan po dito, parang tinakpan dito ang kamalian po ng Daily Tribune at saka ito po inako po ni Cesar Chavez, mga kaabayan. Kaya kami nagdududa, hindi kaya ito traitor dyan sa PCO? Hindi kaya ito traitor ng Malacanang, mga kaabayan? Alam niyo ba na ang tumulong dito po kay Cesar Chavez para po makapasok po or para po siya ay ginrecommend? Siya po ay ginrecommend dito ni Congressman Sandro Marcos, mga kaabayan. Siya po ay gin-recommend. Pero siyempre, dadanan po siya doon sa CA, sa Commission on Appointment. Pero ang nag-recommend to, mga kaabayan, ang tumulong sa kanya na mag-apply po bilang isang presidential assistant for strategic communications si Congressman Sandro Marcos. Kasi siya po ito'y pinagkatiwala, mga kaabayan. Pero ayon po sa akin nakalap, no? Ayon sa akin nakalap, sa ating mga kaibigan po ng mga vlogger, may kilala po dyan sa loob, mabait naman daw na tao itong si Cesar Chavez, mga kaabayan. Mabait daw siya. Okay naman siya, pero dito po medyo tumumbling siya. Bakit niya pinost ang public apology po ng Daily Tribune? Eh hindi naman to pinost po ng Daily Tribune, mga kaabayan. So siya dito ang nambukbukan. Saka as far as I know, meron pong ginawa na hakbang dito ang taga PCO, mga kaabayan. So hopefully sa taga PCO, please, i-public niyo po kung ano yung hakbang na ginawa niyo dito po kay Cesar Chavez, kasi hindi ho yan maganda. Parang pinagtakpan niya yung maling ginawa doon po sa isang mainstream media, mga kaabayan. Take note po, siya lang po mismo dito, Daily Tribune lang ang nag-cover doon sa mali, sa fake news ni Hital, mga kaabayan. Parang pinagkatiwalaan kagad ng Daily Tribune yung gawa-gawa po na Piki or mga kasinungalingan po ni Hital, mga kaabayan. Diba? Isipin niyo po, sila ay mainstream media. So nawala dito ang kanilang credibility, mga kaabayan. Hindi na po dito mapagkakatiwalaan ang Daily Tribune. So hopefully, ayusin po yan ni Cesar Chavez, sa ayusin po yan ng Daily Tribune, mga kaabayan. Kaya or even though na tinanggal po nila yung post po ng Daily Tribune, pero hindi naman kasi ganun kadali, kasi nga dapat talaga na i-post nila publicly mismo po doon sa Facebook account or doon po sa platform, sa webpage ng Daily Tribune ang kanilang public apology. Bakit na hinaginawa? Siguro nahiya, mga kaabayan. Nahiya sila, di ba? So anyways, before na mag-jump po sa ating next topic, i-shout out natin. Nandyan po si Bella Chiu. Hi to Rose Guevara, Angelita Holsinger, Biyahe ni AJTV from South Korea. Nandiyan po si Conrado Barion. Hi to Francesca Barion and Chiska Barion na nandyan sa Australia. Hi to Karina Miranda at sa mga anak ni Roy Miranda nandyan sa Pilipinas. Ishadar po natin si HMBTV from Rojas City, Capiz. Hi to Edo Javier Channel na nandito po sa KSA. Hi to Axel Rosers or Simply Tokes Blanc. Hi to Ashen, Shannon Reyes, and Evelyn Garcia. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo yung balita, mga kaabayan, na kung saan sasagutin ho natin. Di ba meron kong sinabi sa intro na meron pong isang reporter ng ABS-CBN / vlogger, mga kaabayan. Itong vlogger na to,
Lagi po itong sumasama doon po sa mga rally na ginagawa po ng KOGC. Yung ano, so laban kasama ang bayad, doon po sa pagmumura rally, nandun po lagi kinakaber po itong si nagangalan pong Ina Reformina, makabayan. Kilala ba natin si Ina? Or itingnan nyo na po, makabayan, di ba siya po si Ina Reformina? Kasi nga, meron siyang vlog 2 days ago, yung before pa po ipinakalat, nahitad po yung picking dokumento ng PDEA, makabayan. Abayan, napaka-astig pa ho nila. Sabi pa nga lang doon, makabayan, na Pinas, handa ka na ba? Kasi nga, alam na pala nila na meron pong ilalabas na si Hitad na pasabog na, makabayan. Kaya nga sabi na, Pinas, handa ka na ba? Pero ano nangyari? Simplang. Napahiya. So doon po sa kanilang vlog kanina, makabayan, or mga how many hours ago, abay, puro na sila ano dito, para tawag dito, puro na sila palusot, makabayan. Puro na palusot. Asa ang sinisisi dito, makabayan, ang PDEA. Kinain na doon ng sistema, makabayan. Parang sabi pa nga yan doon, asa nga, ipapakita ko lang sa inyo yung ano, yung vlog nila, para hindi po tayo magkamali ito, makabayan. Kasi nga, siyempre alam natin, iwasan natin yan para hindi tayo magkamali. Mismo ang kanilang vlog ang aking ipapakita, makabayan. So for more details, let's hear this. Ang daming nag-aaway sa social media na... Sino ba? Ano? Lumabas ba sa mainstream media? Sa Tribune. Daily? Pero parang may... I saw a post. Oo. Is it over Twitter or Facebook? Facebook yata, or Twitter. A statement basta, from the presidential assistant? Cesar Chavez, that there is indeed an apology letter or apology statement from Daily Tribune. Uh-oh. Well, my question is, bakit hindi nakapost or nakapost ba kay Daily Tribune? Di ba natin na-check ha? Guys, would you know yung apology statement na yun, kung nakapost ba sa Facebook ni Daily Tribune or sa social media accounts ni Daily Tribune? At saka ano? May ang daming bumabating dyan sa Tribune na, alam mo yun, na supposedly, yung iba, syempre, pinupuri yung Tribune, yung mga pinagtatanggol si... Maganda na sana yung ginawa nila kagabi, kasi right after nung expose, inano niya eh, nirepost niya. Ito yung inano ko, nag-aalab yung ano, mag-aalab uli yung ano ng mainstream media. Anyway, yun nga, ang tindi ng bardagulan hanggang ngayon. So kung mapapansin nyo, punta ko kayo sa, lalo sa Twitter, sa Facebook, na ang nakalulungkot lang dito, na di-divide yung tao, na pag-ahati-hati tayo dahil sa isyung to. Maraming nagsasabi, hindi raw totoo, peke. Meron naman nagsasabi, gawa sa rekto. Tapos ang dami raw malilun sa PDEA document. Una doon sa alias, tapos okay. No alias nakalagay, tapos nakalagay naman yung alias ni PBBM, tapos pati yung spelling ng Isuzu na kotse, okay, na pinansin nila. So talagang hinimay-himay nung ibang kababayan natin, na tama lang rin naman. Once and for all, how do you debunk this allegation? How do I debunk it? No, how do you say it's not true? Wala. Ang kung ako? Oo. Kaya nga yung title, yung kagad suggestion natin, di ba? Para matapos na to, itong pagtatalon to, tama na yan, drug test na agad. Yes. And a state... di ba? Bumalik sila sa drug test, mga kabayan. Bumalintong. Kasi nga, nung una, alam nyo, 2 days before sa kanilang pasabog, Pilipinas, handa ka na ba? Napaka-hype ng dumakabay, napaka-hype nila, napaka-energy. Pero ngayon, parang nabagsakan yata ng malaking bato, makabayan. Nabagsakan po ng malaki pong mundo. Nag-iba yung aura eh. So dito, bumalik sila. Gusto nila, makabayan, na magpa-drug test daw si PBM. Ito naman kailangan po na pansinin niyang drug test na yan. Kasi nga, first and foremost, nagpa-drug test na po si PBM noon, makabayan. Diba, pinakita nga yan ni Vic Rodriguez ang drug test po ni PBM. Bakit pa niya uulitin? And also one thing, si PBM hindi po yan gagamit po ng pulboron. Bakit? Si PBM, isa lang po ang kanyang kidney, makahabayan. Bakit siyang gagamit to ng ipinagbawal po dito ng gamot, isamantalang isa lang po ang kanyang kidney?
medyo sensitibo makabayan. So bawal na bawal sa kanya yung mga mali po mga ano na kinakain o ginagamit. Bawal ho yan. Pati ang kanyang pagkain makabayan, pili ho yan. Tapos gagamit pa dito, gagamit pa ng pulburon, di ba maggunggong talaga eh. Patuloy tayo. Kasi ginamit nila si Pidea as a talking head to deny the fake news. Ang akin is, bakit hindi natin, why can't we hear it straight from the horse's mouth? Correct. Yun yung akin eh. Correct. Bakit correct. Hindi agad magpa-presscon yung taong involved and then sabihin, hindi po ako yan. Correct. Correct. Hindi po ako yung sinasabi ninyo. And bukod dun, hindi ako yan. And bukod dun, magpa-drug test agad. Diba? Pakita. Pero alam mo ang duda ko or takot ko, if the agency PDEA can deny it, they can also produce a negative test result even if hindi ka nagpapatest? Medyo. Oh, di ba? Hindi maganda ang kanyang sinabi mga kabayan. Nagawa siya, gumawa siya itong insinuations. Parang, inakusahan niya dito yung PDEA na magpalabas po dito ng mga false po ng mga report tungkol po dito sa drug test mga kabayan. Di ba? Ay, taga siya nga pala sa taga PDEA. Please, pakicheck niyo po ito pong vlog po ni Inar Formina, yung third floor studio yatang ninyo mga kabayan. Kapag ito po yung marinig po na taga PDEA, may kalalagyan talaga itong si Ina Reformina makabayan. Bawal na bawal ho yan. At pangit ho niya makabayan. Kasi nga pag yan po yung marinig po ng taong bayan, magkaroon kasi dito ng pagdududa ang mga taong makabayan dito po sa PDEA. Diba? Correct po, I'm wrong. Diba pangit niyan makabayan? Patuloy tayo. Yung medyo... Hindi kasi... Diba? Baka may ganong senaryo, no? May ganong... Tao nyo yung nakaupo dyan eh. Oh, naman. Tao nyo eh. So pwede ako mag-produce na sinasabing, oh, hindi ito malinis ng taong to. Nakaka-dismaya na ang pinakasagot lang naman dyan sa tanong na yan is, maglabas ka ng resulta na hindi positibo. Tama. Diba? Tama, para hindi ka nagka-drugs. Para hindi nabuuluhan ng tao, para ang tao maging payabang isip nila na tayo ay pinamumunuan ng isang leader na sound ang pag-iisip. Ma'am Ina, huwag kayong mang-lonely kasi meron pang isang pasabog daw itong si Hitad, yung pulboronic bidya makabayan. Pero siyempre hindi pa ho'y nagawa, ginagawa pa lang po nila makabayan. So wag ma-lonely ka agad, may pag-asa pa. May pag-asa ba? Wala nang pag-asa eh. Asa rin natin sila makabayan kasi maggonggong na yan eh, mga pasaway. Diba? So, yan lang po ang kanilang estratehiya ngayon. Bumalik sila sa pa-drug test makabayan. Ito nga si Rocky, bumalik rin po sa 20 pesos per kilo na bigas makabayan. Hinanap niya yung per kilo na bigas, yung 20 pesos daw. Bumalik sila sa luma, pero itong sitan, stick pa rin po doon sa pulburon daw na bidyo makabayan. Ilalabas na niya sa tamang panahon. Wala nang tamang panahon eh. Kasi nga kapag mayroong tamang panahon, ngayong araw na yun makabayan. Hindi na paabutin kung anong band ma yan. June ang sabi nila. Or meron pong sabi, July na rin po. Wala na. Yan po ay fake news talaga. Wala sila itong paninindigan makabayan. At sila po yung dapat na hindi ito paniniwalaan. Wala silang kredibilidad. Lalong-lalo na ito pong si Hitad makabayan. Diba? So anyways, forward rin po tayo. Shoutout rin po natin si, nandyan po si Margarita Alunar from Singapore, Munez Borromeo, Leonardo Stelliero. Hi to George Hasmin. Nandyan rin po si Rolando Domingo. Hi to Renren Tia Jem. Nandyan rin po si Pau Visconde Ortega, Lucretia Caliboso Nepales, and hi to Marlene de los Santos. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung vlog po ni Terlianis makabayan. Kasi nga dito, at least malaman rin po natin ang kanyang side makabayan. Kasi nga nagsalita rin po dito, mismo po si Enrile ang sumagot rin po makabayan. So for more details, let's watch this. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang issue na paulit-ulit na kinakalat ng mga makaduterte sa social media laban sa akin, ang back-channel issue sa West Philippine Sea. Marami silang versions nito. Binenta ko raw ang Scarborough o kaya ang Spratlys sa China? Ano raw ang ginawa ko sa 16 secret meetings with China? At nag-tridor daw ako sa interest ng bayan sa pagiging back-channel negotiator ko. Nakilang interview na ako sa radyo at TV at ilang post na rin sa Facebook since 2012.
Kakapaliwanag nito pero sadyang kinakalat pa rin ang fake news na ito. Kaya para sa kaalaman ng lahat, ito po ang katotohanan. Noong April 2012, nagkaroon ng standoff sa Panatag Shoal o kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal. Bunga ito ng paghuli ng isang Philippine Navy ship sa mga Chinese fishermen sa loob ng Scarborough. Biglang sumaklolo ang dose-dose ng Chinese Coast Guard ships at pinalibutan ang Shoal. Ilang linggong uminit ang sitwasyon doon hanggang sa umabot sa 80 to 100 Chinese ships of different sizes ang nasa loob at labas ng Scarborough. Dahil sa stalemate na ito, I was officially designated to be the back channel negotiator by then President Aquino noong May 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Just to be clear, ang pagiging back channel negotiator ay isang foreign policy tool ng isang bansa para malutas ang mga problemang hindi kayang malutas ng formal or front channel ng DFA. Hindi po ito illegal. Linawin din natin, ang Scarborough Shoal ay nasa karagatan ng Zambales. Iba po ito sa Calayan Island Group o Spratlys na nasa bandang Palawan naman. Scarborough lang po ang covered ng authority ko as back channel negotiator at hindi kasama ang Spratlys. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Ang pagiging back channel negotiator ay para lang messenger kung saan ihahatid mo ang mensahe ng presidente sa mga kausap mong negotiator. Tapos, ihahatid mo naman pabalik ang mensahe nila sa presidente. Walang labis, walang kulang. Hindi ka makakadiskarte ng sarili mo kasi nasa presidente pa rin ang final approval. Nakatulong din na bilang dating Navy officer ako, madalas kami nagpapatrolya dyan sa Scarborough at nakakahuli ng mga Chinese ships. Kaya pamilyar ako sa hugis ng Shoal at sa area na pinag-uusapan. The negotiations lasted for about 3 months, 14 meetings lahat-lahat. 7 ang ginawa rito sa Manila at 7 naman ang ginawa sa China. Hindi po 16 trips gaya ng sabi ni Enrile. Again, hindi ito bawal kasi negotiations nga, di ba? Kaya dapat talaga mag-meeting. Kahit umabot pa yan sa 100 meetings hanggang malutas ang crisis, legal pa rin yun. Anyway, nang matapos ang back-channel negotiations, napahupa ang tensyon at na-reduce ang number of Chinese ships in Scarborough. From 80 to 100 ships nung simula, naging 3 barko na lang at nasa labas na ng Shoal. Kumpirmado ito ng ating Philippine Navy at Coast Guard at pwede rin i-check muli ng ating media kung nagsasabi ako ng totoo. Nagawa po ito without surrendering even an inch of our territory. Sa atin pa rin ang Scarborough. In short, na-accomplish ko ang mission ko. Looking back, I can proudly say na ito ang aking biggest achievement in my career as a public servant. An invasion or an armed conflict with the regional power was averted through those back-channel talks. Eventually, nang ayaw palisin ng China ang remaining 3 ships na nasa labas ng Shoal, naobligang mag-file si Pinoy ng arbitration case which we eventually won. Ngayon, kung ano man ang ini-insinuate ng mga mga Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. Kasi, unang-una, wala naman sa isang senador ang titulo ng Scarborough Shoal. Kaya paano ko ito mabebenta? Kung totoo yan, kahit deed of sale o anumang kasulatan sana, ay may naipakita na si Duterte. Kasi hawak naman nila lahat ng mga dokumento sa Malacanang at DFA. Ngayon, kung sasabihin na hindi naman literal na binenta ang Scarborough, eh ano daw ang binenta ko? Wala rin namang masabi sina Enrile at Duterte. Kaibigan din naman ni Duterte ang China, kaya pwedeng-pwede niya ito tanungin kung anong interest ng Pilipinas ang ibinigay ko. Kaso nga wala rin, kasi gawa-gawa lang itong isyong ito. Pangalawa, kung totoong binenta ko ang Scarborough, bakit pa nag-file ng arbitration case ang Pilipinas at nanalo pa sa kasong ito? Dapat din sinabi na ng China na sa amin ang Scarborough dahil binenta na yan ni Trillanes.
Kaso wala namang sinasabing ganyan ang China. In fact, ang sinasabi ng China ay may kasunduan sila ni Duterte na hindi niya itutulak ang ruling ng arbitral tribunal. Yun ang tunay na pagtataksil sa interes ng bayan. Pangatlo, wala ring reclamation at base ng China sa Scarborough hanggang ngayon. Hindi rin ba dapat nagtayo sila ng base dyan kung totoong binenta ko na at sa kanila na yon? Bakit umalis ang mga fishing boats ng China sa loob ng shoal kung kanila na ang Scarborough? Hanggang ngayon, wala sila doon. Kaya hindi po totoo ang sinasabi ni Duterte na we lost Scarborough. Hindi rin totoo ang paulit-ulit na sinasabi nila sa media na naisahan daw tayo sa negotiations kasi umalis daw ang barko natin at hindi umalis ang barko nila. Paano tayo naisahan kung umalis nga ang 80 to 100 ships ng China bunga ng back-channel negotiations? Ngayon, kung hindi raw makapangisda ang mga fishermen natin doon, dahil daw sa naiwang 3 Chinese Coast Guard ships na nasa labas naman ng shoal, bakit hindi utusan ni Duterte yung Philippine Navy or Coast Guard para alalayan ang mga mangingisda? Sino at ano ang pumipigil kay Duterte na gawin ito? Finally, para lang maliwanag, noong 2017, the Ombudsman dismissed the case na final ng mga kaalyado ni Duterte accusing me na binenta ko raw ang Scarborough sa China. Paano naman hindi dismiss ang kaso eh ang ebidensya lang na prinesenta nila ay ang mga kasinungalingan nila Duterte at Enrile. Ayon sa desisyon ng Ombudsman, there is no probable cause for treason, there is no probable cause for espionage. In short, naniwala sila Duterte sa sarili nilang fake news, kaya ayun, case dismissed. Idagdag ko lang po na ako ang principal author ng RA 9522 o ang Philippine Baselines Law na nag-establish ng ating internationally recognized legal claim over Scarborough at ang Kalayaan Island Group, kaya malabo talaga ang akusasyon nila. Ano naman daw ang Brady Notes na binasa ni Enrile noong 2012 sa Senate? Noong May 17, 2021, humarap si Enrile sa buong bansa sa imbitasyon ni Duterte para isiwalat daw ang nalalaman niya ukol sa issue. Pagkakataon na rin niya yon na ilabas ang Brady Notes na binasa niya noon, pero wala siyang naipakita kahit nagabuhok na ebidensya. Puro intriga lang ang kanyang sinabi. Kung meron mang Brady Notes, maaaring ito po ang notes ni dating Ambassador Sonia Brady nung nag-briefing ako sa kanya about the back-channel negotiations nung bagong dating siya sa China at patapos naman ang back-channel negotiations. Para maliwanag, kami lang ni Ambassador Brady ang nag-uusap sa loob ng Philippine Embassy at walang kaharap na Chinese officials during my briefing. Meron lang isang staff niya at isang staff ko na nandoon. Yun ang kaisa-isang beses ko na nakausap si Ambassador Brady. Kailangan kong magbigay ng briefing kay Ambassador Brady kasi nga wala siya sa kahit anumang back-channel meetings ko. Late July or early August 2012 lang siya unang pumunta sa China after niyang ma-appoint bilang ambassador doon. Samantalang ang back-channel talks naman ay nangyari from May to July 2012. In short, wala akong na-bypass kasi nga walang ambassador sa China noong mga panahon na yon taliwas sa sinasabi ni Enrile. Lahat ng mga impormasyong ito ay pwedeng ma-confirm ng media sa DFA at sa Bureau of Immigration. Di ba kayo nagtataka kung bakit hindi ibinigay ni Enrile ang Brady Notes sa media noong 2012 at nitong May 2021 sa appearance niya? Nakakalungkot lang na merong mga media na napasakay ni Enrile noong 2012 pero hindi naman nila hiningi ang Brady Notes at hindi rin kinumpirma sa DFA ang totoong kopya nito. Ano ngayon ang binasa ni Enrile sa Senado noong 2012? Enrile Notes yun o kathang isip ng isang master sa pagsisinungaling. Tatandaan nyo na si Enrile ang nagpeke ng ambush niya para madeklare ang martial law noong panahon ng diktador na si Marcos. Sa tanong naman kung bakit daw ako nag-walkout sa debate namin ni Enrile noong 2012. Kung papanuorin nyo ang video na nilabas nila tungkol dito, maliwanag na wala pong walkout na nangyari.
Sa mismong video nila, halos 10 minutes kami nagdedebate ni Enrile, kaya paano nila sasabihin na walkout ako? Pero dahil out of line at out of order ang line of questioning ni Enrile, naobliga akong tapusin ang interpolation. Kasi ang subject ng privilege speech ko that time ay tungkol sa pagkontra ko sa plano nila Enrile na hatiin ang probinsyang Camarines Sur, habang tungkol sa back channel talks naman ang mga tanong niya. Ayon sa basic rules of parliament, bawal ang ganon. Dapat ang interpolation ay tungkol lamang sa subject ng privilege speech. In short, it was already an irregular proceeding and I had to stop it. More importantly, classified or confidential information ang matters concerning national security and foreign affairs na gustong pag-usapan ni Enrile. Sensitibo ito at maaring makaapekto sa buhay ng mga tao at interes ng ating bansa. Being a former AFP officer, conscious ako about unnecessarily divulging classified information. In fact, kasama mismo si Enrile doon sa executive session sa Malacanang nung pinag-usapan ang mga bagay na ito noong July 2012. Panoorin nyo ang mga bidyong ito. Binibriefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough, Seoul. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yun. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, ikusang lumo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa inyo pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Maliwanag sa sagot niya na alam niya na ang tungkol sa report ko sa Back Channel Talks at alam din niya na si Pinoy mismo ang nagtalaga sa akin, pero nung nagdebate kami sa Senado noong September 2012, nagmamaang-maangan siya na hindi niya alam kung meron siyang nakitang anomalya sa pagkakaroon ng Back Channel Talks noon, bakit wala siyang sinabi sa publiko tungkol dito? Ganun pa man, sinagot ko pa rin siya hanggat sa kaya kong sagutin without compromising the back channel talks or my role as back channel negotiator na maari ko pa rin gampanan noong mga panahon na yon. Regardless, simula noong 2012 noong unang nilabas ang isyong ito hanggang ngayon, wala pa rin nilalabas si Enrile na kahit anong ebidensya ng sinasabi niya na mali na ginawa ko. Kasi nga, ang lahat ng ito ay base lang sa intriga at fake news lamang. Para klaro kung ano ang gusto ko talaga mangyari nung Back Channel Talks, pakinggan natin si Enrile na mismo sa bidyong ito. Alam mo, yung Scarborough, tayo, hindi sa atin yun eh. Squatter lang tayo dun. It's outside of the Treaty of Paris. At ang kaalaman ko, outside of UNCLOS sa atin, as far as we're concerned. But historically, ang mga tao natin, nagpupunta doon, nangingisda. Ang akalaan natin, pag-aari natin yon. Sa aking intindi, si Del Rosario, gusto niya maayos na ang usapan, kausapin yun ang Tuan, ang China, na diplomatically. Eh si Trillanes. Trillanes gusto niya gani paalisin yung mga fan. Mga mga in-check doon sa Scarborough dahil nandun sila, nandun din ang tuwan natin, Coast Guard natin eh. Maliwanag, di ba? It's ironic na mga pro-Duterte ang nagre-raise palagi ng isyong ito, pero bulag sila sa mga pagbebenta ni Duterte ng mga interest natin sa China. Hindi lang sa West Philippine Sea, pati na rin sa mga pogos, vaccines, infrastructure projects at iba pa. Sana po naliwanagan kayo sa isyong ito. Bottom line,
Huwag magpapaniwala agad sa mga kasinungalingan ng mga taong kagaya ni Enrile na isang martial law administrator at plunderer at Duterte na linggo-linggo ninyong napapanood magsinungaling sa publiko. In short, mga kaabayan, mag-ingat tayo sa mga Duterte kasi sila po'y mapanglinlang. Yan po at nakalbo ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos Ama, maraming salamat sa pagbibigay mo po sa amin na isa pang magandang araw. Panginoon, bago namin simulan ang araw na ito, ipagtatapat namin sa iyo ang lahat ng aming mga kasalanan laban sa iyo. Patawarin mo po kami at linisin mo kami. Panginoon, mula ngayong araw, pinipili naming huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Inalalagay namin ang lahat sa iyong mga kamay dahil hindi kami makakaasa sa aming sariling lakas. Pakiusap, pangunahan mo po kami. Idinadalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.